kailangan bang ibabad ang buto? Yan. Alamin natin ngayong araw sa... Good morning everyone! This is Roy from Cubroot Farming. At ngayong araw, Tagalog na. Okay, ngayong araw, pag-aaralan natin kung bakit po ba tayo nagbababad ng buto. Okay? Seed soaking, kung tawagin nila. So, ito yung isang diskarte ng mga nagtatanim para mas mabilis daw yung pagtubo ng kanilang buto. So, actually, merong science naman ito ba? May science naman ang kaunti kung bakit tayo nagbababad ng buto. No? So, in my case, dalawa lang naman yung nakikita ko. Meron pang mga factors, pero dalawa lang muna discuss natin. First is yung hydration. Okay? Bakit natin ipinababad? Kailangan natin i-rehydrate. Kailangan basahin yung buto. So, minsan, most often, palagi talaga, na pag bumibili tayo ng buto, lahat ng buto is tuyo. So, minsan, pag yung buto, tuyo, hindi naman basta-basta tutubo yun. Ay, gusto kong tumubo. So, kailangan natin ibabad na konti. So, pag na-rehydrate yung buto, magiging bigger uli sila o mabuhay sila. Saka, ito buto. So, yun yung pinakaunang unang dahilan kung bakit natin pinababad o tinutubigan yung buto. Pangalawa, para palambutin yung husk nila. Okay, ito na yung pinaka-critical. Minsan kasi yung mga buto natin, may manipis na balat o yung husk o yung shell. Minsan na yung makapal. So, depende sa kapal ng buto kung gano'n natin katagal pinababad. Okay? So, yun yung pangalawang dahilan. Para palambot yung husk at para makahusbong agad o makapag-germinate agad yung buto. So, question, gano'n ba katagal ibabad ang mga buto? So, in my case, meron tayong kangkong. Hindi ko dala yung kangkong seeds ko ngayon. Okay, so, meron tayong kangkong. Yung experiment natin is kangkong seeds. So, medyo makapal ang buto in that case. At patagal na po yung buto sa akin, almost a year na yung ginagamit kong kangkong seeds. But let's see kung gaano katagal talaga tumubo yung kangkong. So in my experiment, meron tayo ang control natin, yung hindi natin ibababad, 0 hours, meron 2 hours, 4 hours, 6 at saka 8. So depende kung gaano katagal, yun yung cases natin na gagawin. So kapakita ko sa inyo, simula binabad ko yung bawat isang buto hanggang sa pagtatanim. Then the following video, yung kung paano tumubo, time-lapse, and the conclusion for the kangkong seeds. Again, kangkong seeds po yung natin at pag-experiment. So, tulad ng sinabi ko kanina, depende po sa kapal ng seeds kung gano'n natin katagal ibababad. So, mas makapal ang seeds, mas matagal ibabad. Yung ibang ang buto, hindi na kailangan itong ibabad. Pag tanim mo, dilig lang or spray lang, tutubo na yan. So, let's see how this experiment goes. And pakilala ko lang po sa inyo yung aking malunggay. Yan. Ito ay almost 1 month na. Yeah, 1 month nang nakatubo. Makikita nyo naman sa mga videos na nilalabas ko. Wala pang buto. Ngayon, 1 month na to. And dinali siya ng langgam. Nilalanggam din yan. So, sakit mo itong isa. Meron na rin tubo na maliit. Okay. So, yun lang. Natuwa lang ako. Kaya pinakita ko agad. Okay. So, see you on the experiment site. Okay, this time, magbababad na tayo ng ating kangkong seeds. So, I prepared a Ziploc bags para sure na babad yung mga tubig natin. Ito is yung 8 hours. May 6 hours, 4 hours, at 2 hours. Then, Then, ang ating control is yung tanim agad. So, ito para makita natin na talagang naababad sila. Okay. Sabi natin yan. Ngayon, itong si syempre, unahin natin yung 8 hours, yung pinamatagal eh. Will not choose but randomly pick 4 kangkong seeds. Yan. Ito ibababad natin ng 8 oras. At sabay-sabay natin silang itatanim mamaya. Exacto yan. So, yun yung 4 na buto. Okay. And, lagyan na natin ng tubig. Any water will do. Basta tubig siya. Then, release natin yung konting hangin para siguradong walang hangin at babad na babad. Okay, this is our 8 hours. Then, we will make a time lapse for the remaining soaking time. Okay?
yun niya yung 6 hours na magsimula na magbabad. Susunod dito yung 4 hours and we'll just wait. Then that's the 4 hours. Then also the 2 hours. Ganda ng pagka. Ganda ng sunlight, no? This is the afternoon sun po pala. At mali lang po dito, nababad sa initan yung mga seeds. I'm worried na hindi tutubo, but eventually tumubo naman po sila lahat. At magtanim na po tayo for our container 1. This is our controlled. Hindi po natin binabad ang seeds. We just randomly picked 4 kangkong seeds. Okay? Lagay natin doon sa binasa nating vermicast. I use vermicast kasi maganda po yung moisture holding capacity niya para hindi po tayo dilig ng dilig sa ating mga seeds. Okay, on the container number 2 naman po, yung 2 hours na binabad natin yung buto. 2 oras po yung pagkakababad ng ating kangkong seeds. Itanim na natin dyan. Note po, dapat yung ating seedling medium ay hindi po basa, ha? Hindi po naliligo sa tubig. Ayan. Basa po, pero hindi over-watered. Next one, ang container number 3 is our 4 hours soaked seeds. So, 4 na oras po nating naibabad na buto. Ito po yung nilalagay ko ngayon. Container number 3. Container number 3, 4 hours na binabad. Yung container number 4 naman po natin ay yung 6 na oras nating binabad na buto. At yung panlima po, yun yung 8 oras. Yung panglimang container, yun po yung 8 oras na binabad natin. Remember kung bakit natin binababad ang buto? Para ma-hydrate sila, magising yung buto. At pangalawa, para lumambot po yung kanilang husk o yung kanilang balat. Okay, yan yung pang-8 buto. And just a quick review, yung container number 1, para po dun sa control. Container number 2, para sa 2 hours. 3 is 4 hours. 4 is yung 6 hours. At yung panlima is yung 8 hours. Hope you learned something new from this video. Again, click like, share, and subscribe to my YouTube channel, Facebook, at ang aking Instagram. Okay, so dun yung mga updates ko with these experiments. Okay, so again, this is Roy from Cubroot Farming, your eco-friendly guide to urban farming. Bye-bye!